ko alam bakit naputol. 1 hour yun. Sana 1 hour. Inabot na siya ng 28 minutes. Pinutol na. Ngayon, magsimula ulit ako. Sayang. Magsimula ulit ako. Ngayon is 11:20. So, gawin kong hanggang 12:20. Sana kayanin ng battery. Game na uli! Kanina pala, pagpunta ko sa matanda, kay Lola, nagtambay pa naman sa upuan. Aba, kinagat ako ng nik-nik. Pagtingin ko, lobo na yung tiyan, lang yung nik-nik yan. Napakaliit na hayop, pero napakasakit kumagat. Adi, ang ginawa ko, pinalo ko. Patay. Busog na siya kasi ang dami na nakuhang dugo. Tapos ngayon, sobrang kati. Kaya, kailangan lagyan ng alcohol or something na mawawala yung kati. Lagyan ko ulit ng alcohol. Ito yung araw-araw kong dinadala. So, iba pa yung ginagamit ko pag ako lalabas ng holiday. Kailangan ko ng salinan. So, ito yung pangsalin ko na alcohol. Nabili ko lang ito ng $28. Ngayon, sobrang mahal na. $50 na. Grabe, no? Masyado silang palibasa. Itong sakit na kumakalat is in na in. So, ang mga nagtitinda, masyado silang, anong tawag doon? Magpatubo. Buti na lang yung mga bumibili is napipilitan kasi wala silang pagpipilian na bilihan. So, bili na lang sila. Buti na lang ako nakabili pero ito malapit na siyang maubos. Kunti na lang. Masyadong mahangin pag naandun sa may pan. So, kanya na lang pala ako. Ang aking mga gamit, kailangan kong ligpitin. Kasi, magpapa-storage habang naghihintay ng amo. Kaya sana, makakuha ng amo na normal. Hindi yung abnormal. Kasi sa nakalipas na 4 na taon, parang yung naging amo ko dito is si Lola or si Lolo. Kasi sila yung nakikipag-usap sa akin. Sila yung nagbibigay ng food allowance ko. Pag Sabado, binibigyan nila ako ng pangkain. Kaya, itong amo ko naman babae, hindi siya nakikipag-usap. Bibihira niya akong kausapin. Hindi ko alam. Tapos, nung pagkalipas ng 4 na taon, nung pagbalik ko ulit dito, may kwento-kwento na siya. Minsan, may sa
sasabihin or hindi ko alam sa kanya. Basta may time na hindi ko siya maintindihan. Kaya pag magtatanong ako, mataas ang boses. Hindi, ano gagawin ko na lang nun? Saan ako lalagay nun? Ang hirap, di ba? Kaya, ang mga amo nyo na mabait sa inyo or kasundo nyo, mahalin nyo. Huwag nyong iwanan. Kung ikaw ay nagpaplanong gusto mo is yung iba namang employers, pero yung trabaho mo ngayon is parang kampante ka, diyan ka na lang. Bakit ka pa alis kung sa hanapin mo namang amo is mag-aaway kayo, wala kang pagkain, wala kang almusal, wala kang pahinga, lahat trabaho mo, palengke, luto, linis, laba, lansya, sa'yo ng lahat. Kaya ngayon, kung ikaw ay magandang trabaho mo sa iyong mga amo ngayon, dyan ka na lang. Mahalin mo sila, ituring mo silang pamilya mo. Kung ako dito, okay sila sa akin at renyo naman ako nila. Bakit ako aalis? Napakaganang trabaho ko dito. Kaso lang, itong amo kong babae, siya yung umayaw. Gusto ng mga tao dito, mag-stay ako. Pero, pag sa kanya naman, ayaw na niya. So, ba't ako magpipilit? Kaya ngayon, naghahanap na ako ng amo. Sige lang, lakasan lang ng loob, tiyagaan lang. Huwag kang bibitaw kasi may mas mataas sa ating lahat na nagbabantay sa atin, nakagabay sa atin. Kung ano man yung mga ginagawa natin, nandyan siya palagi. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Nandyan siya, nagbabantay. Kung ikaw ay hirap sa trabaho, kung ikaw ay masaya sa trabaho, kung nag-i-enjoy ka ba, andyan lang siya nakagabay sa'yo. Kaya go, go, go lang. Kaya yan. Para sa ekonomiya ng bayan. Go, go, go. Uminom ulit ako ng tubig. Sige. Para yung dry na lalamunan ko is bumaba. Hindi. So, annoying. So, disgusting. Sino kaya ang kagaya ng experience ko dito? Taas-taas kayo ng kamay. Basta panood nyo ito, ha? Mag-comment din kayo kung parehas ba tayo ng experience. Mag-a-appear tayo. Kung nandito ka man sa Chunwan, na parehas tayo ng kalagayan, mag-a-appear tayo. Magkikita tayo para mag-tayo. High five! High five! Kasi may kagaya ko na may dalawang matanda plus isang matanda na konti. Ang dami namin dito. Pagkakain ng hapunan, kompleto kami. Pang-walo ako. Kaya pagka ang dami kong hugasan, dadalian ko yan. Hindi naman sila nakatingin sa akin lahat kasi nanonood ng TV or nagsi-cellphone. Bibilisan ko yan. Pero malinis ang hugas, ha? Dadalian ko yung maghugas kasi pagkatapos ko maghugas ng mga hugasan, maglilinis pa ako ng lutuan. Kaya ang gagawin ko,
madalian yan para syempre pahinga na ako, pagod na ako nun. Tapos pagka nun magbihis na ako, mag-CR na ako para pwede na akong take a rest. Na minsan naman hindi ako dalawin ng antok kung sino man ang ano, or sa kinain. Kasi kagabi uminom ba naman ako ng natitirang soup. Yung ginawang soup na isinalang ko is kamatis, carrot, potato, isda. Yan. Sabi ni Lola, yam sayla. Inumin ng lahat. Di ako naman kasi masarap yun kasi may kamatis. Ininom ko. Nakainom ako ng dalawang bowl pero hindi man ako ihi-ihi. Hindi man ako nakabalik ng toilet. Ngayon, ang epekto sa akin... tumawag sa cellphone ng alaga ko. Ang epekto sa akin, hindi ako pinatulog. Yun pala yun. Kung hindi man nasira ang tiyan ko, kasi madalas, pag ako iinom ng tirang soup o pagkatapos kong kumain ng kanin, nasisira ang tiyan ko. So, ang ginagawa ko, hindi na ako iinom yan. Pero kagabi, kasi kamatis na sabaw yun, ininom ko yung tira. Inubos ko. Kinakate ang ilong ko. Ay, istorbo. Nakakagutom pala magkwento. Kasi nakakaramdam ako ng gutom. So ano kaya ang pwede kong gawing, ano kaya ang pwede kong makain? Kasi my tummy is have some krok krok krok. alam niyo yung sounds na yon, krok 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 ng tiyan. Nagugutom na. Kaya maghahanap ako ng something na pwedeng makain habang ako'y nagdadaldal. Niisip ko kasi meron pa akong biscuit na may chocolate inside. Pero nakakataba yun. Paano ako nito makakapag-diet? Kung kakain ako ng mga sweet, ang inalmusal ko nga pala is yung low-fat na flakes. Ano siya, sama-sama na oatmeal. Special oatmeal daw yun. Honey. And almond, sliced almond, then one box na low fat na milk. Small bowl lang yung kinain ko, yung pinaglalagyan ko ng kanin ko sa gabi, isang puno lang doon. Pero nakakapanghina pala, nakakaramdam ako ng gutom kasi pagkagaling ko, no, bago ako pumunta sa kabilang bahay, magsasampay na ako ng damit. Di, marami na akong nagawa nun. Magsampay ako ng damit, tapos maglakad pa. Pag uwi ko dito, maglinis pa ng bahay. So, nakakagutom talaga. Matagal na yung ano eh, papawisan pa. Nasa nang station nun.
Kaya mamaya pa naman kami magtatanghalian. So, ano pwede kong kainin? Pupunta ako sa labas. Titingin ako ng pwedeng makain doon. Saglit lang. Excuse me. Kumuha ako ng something na makakain doon. Kasi nagugutom na talaga ako. Naghanap ako doon ng pwedeng kunin. So, may nakita naman ako. Ayaw na niya tumayo. Oh my God. Please, tumayo ka. Makisama ka. Kasi tatapusin ko siyang ang video na to ay para sa inyo. Nakaka 16 minutes na ako ulit kasi naputol kanina, kaya sana ngayon magtuloy-tuloy siya. Haba naghihintay ako ng oras, sana matagal siya kasi sayang. Para naman umabot ako ng mga 1 hour. Oh, makarating kaya ako dun? Hindi kaya ako mabuso ng ikukwento. Sana naman matapos kong isang oras na daldal. Sige, yun na lang ikwento ko is yung pagpunta namin ng nung umuwi ako ng Pilipinas, bakasyong in grande. Marami kaming pagkain nun, kung ano-ano, lalo na umuwi ako noon is December. So ang mga pagkain namin noon is mga sweet. Ang dami kong ginawa. May ginawa akong sushi. Simpleng sushi. Gawa ako ng sushi, ng salad, macaroni salad yun. Tapos yung guaham, kasi gusto yun na aking airpot. Ano pa? Spaghetti. Dami kong ginawa. Ano ba? 2 buong manok. Kasi sabi ko, itry ko nga, gawa ko ng ganun. Diba? Sushi. Macaroni salad. Graham. Ano ba ito? Oh my God. Somebody call me. Call me. May tumawag. Estorbo. Ano yun? Sushi, 2 buong manok, macaroni salad, graham cake, spaghetti. Yan ang ginawa ko. Tapos sila, gumawa sila ng kalamay. So, yun ang pinaka-special, kalamay ng Quezon. Ang dami, ang lamesa namin is punong-puno. Tapos, naglagay ako ng maraming coins. Naglagay ako ng mga ng pera. Nagpapalit ako. Tapos yung coins, hinihagis ko. Yung mga
like mga 100 pinamigay ko sa mga pamangkin ko pila-pila, tapos kinakantsawan ako kung sino makakapanood ng video noon, nung ano, may video noon nung time na namimigay ako tapos kinakantsawan ako. Sayang, hindi ako nakapag-video noon. Kaya nung ano, yun ang masaya talaga pag uuwi ka. Nandyan kompleto kayo. Nandyan, walang mga samaan ng loob. Wala lahat. Peace lah. Peace. Peace na peace. Kasi minsan lang nila akong makasama. Kaya, parang masaya silang lahat. Hindi ko lang alam. Pero nararamdaman kong masaya sila kasi yung pinakamamahal nilang anak, yung pinakamamahal nilang kapatid, yung pinakamamahal nilang mama is umuwi. Kaya masaya din ako noon kasi nakasama ko sila, na minsan lang ako umuwi ng Pilipinas, na sila lagi ang magkakasama doon. Andito ako, uuwi, sasakay ng eroplano, wala namang bus para umuwi ng Pilipinas or barko. Wala naman yata ang ganun. Basta eroplano lang. Hindi ko alam, malakas lang ang loob ko talaga or kaya lang talaga. Kasi andyan si God, andyan siya naggumagabay sa ating lahat. Kaya salamat kasi nakayanan, nakapag-abroad. Nagkaroon ng mga maraming pagsubok sa amo dahil gaya ng okay na sa Middle East, nakadalawang employer ako doon. Yung una kong employer, tinakasan ko. Siguro wala pa akong isang buwan noon, tinakasan ko. Kasi gigising ako nang napakaaga, alas 4. Pagka tapos noon, maglilinis na ako sa bakuran. Kaya pagkatapos ko nang magwalis, basang-basa na agad ang uniform ko. May lagay ako sa ulo. Meron akong uniform. Kaya naman pagising ng mga amo ko, saka pala ako mag-aalmusal noon. Hindi ako nagluluto doon, ha. Hindi rin ako namamalengke. Basta dala ako sa paglilinis. At ang tubig doon, grabe! Napakainit! Kung ililigo mo yun sa ulo, baka yung buong gaya ng sa manok matatanggal. Tapos sa mukha mo o sa katawan mo, matatanggal yung balat mo sa init ng tubig. Kaya ang gagawin, kung maliligo ka, mag-iipon ka na lang sa balde. Kung gano'ng karami gusto mong iligo, maligo ka, maglagay ka sa dalawang balde. Kung sobrang sa'yo, isang balde, tama na. Doon ako naliligo sa kabilang bahay, sa nanay nung amo kong lalaki. Kasi ang tinutulugan ko is parang istaka ng gamit. Doon ako natutulog. Nung dumating ako doon sa una kong trabaho na yun, napakadami ng planchahin. Siguro malapit na sa may kisame. Kasi nga wala silang auntie.
wala silang kasama noon. Dahil yun pala, ang ugali ng amo kong babae is mahina. Kaya pagka hindi tumatagal na siya, walang na may kasama siya. Kaya nangyari, yung kalapit namin, yung auntie nung nanay ng amo kong lalaki, sinabihan ako. Kasi yung tinutulugan ko, tapos yung tinutulugan niya, magkalapit na kami. Parang kaysa may lang ang, ano no, parang pader lang ang pagitan niya. Kaya, ang sige siya sabi sa akin na, "You want to change your employer? I can help you." Sabing ganun. Pero ako nun, palibasa, hirap ako. Lagi akong nagdadasal nun. Lagi akong may rosary. Nagdadasal ako nun. Kaya parang yung loob ko is magaan. Kasi binabantayan ako. Kaya nung pagka sabi niya, "Kailan mo gustong umalis? Dapat maaga pa lang, madaling araw." Natutulog ako noon, ano, kasi sabi ko, sige, tulungan niya ako. Tumakas ako. Binigyan niya ako ng 50 dirham. Tapos, pag pumunta kami ng bahay ng nanay ng amo kong babae, binibigyan ako ng 40 dirham. Dalawang beses akong pumunta doon. So, bali, magkano na yun? 40, 80. Plus yung binigay pa ng Indonesia na 50. So, may pira ako. Noong tinawag niya ako, sabi niya, pwede na daw akong umalis. Pero bago ako umalis, noong tinatulog ako na yun, yung lahat ng binigay niya ng mga dami sa akin, chinelas, mga bago lahat yung dami, iniwan ko doon. Plus, nagbigay ako ng sulat na salamat kasi ganyan. Basta may sinabi ako sa sulat. Kaya nung pagka alis ko doon, parang sana makahanap ako ng panibagong trabaho. At sana maging mabait sila sa akin. Kaya naman, nung pagpunta ko ng agency is kasi malayo. Sumakay na ako ng bus. Ang bayad, 1 dirham lang. Kumpara sa binigay sa akin mga pera. O, diba? Pagpunta ko ng agency, naghintay muna ako sa baba. Ngayon, sabi naman ng agency sa akin, "Bakit ka tumakas? Paano kung hindi ibigay nila yung passport mo? Paano ka niyan?" Kaya ginawa ko, "Siguro naman, ma'am, ibabalik sa akin. Pilipina yun.